okay? Her mom asked her to go and visit her grandma and take her out. Oo, alam niya. Kasi nalapit ko na kasabi ng grandma. Hindi naman siya gusto ko marami sa grandma sa mga isa. Okay? Her grandma, at ang isip ko natin ha, nagpapit si grandma. Her mom asked her to go and visit her grandma and take her some ham, bread, and wine. So sabi ng mama niya, ikaw red riding hood, pumunta ka kay Lola, bisitahin mo si Lola, and dalahan mo siya nito. Tuloy ham, bread, and wine. Sabi. So, may dala-dala mo siya. Ano, basket si ikaw red riding hood. This one is a basket. Dalawa basket? Yes. Ano mo? Paano mo story? Story na story? Paano mo story na story? Diba? Dito lang dito sa mother. Dito wala na sa mother. Diba? Before Little Red Riding Hood stepped off, her mom said, be good. Keep the book to the book. Dito na dito. Be good. Keep to the path and don't talk to strangers. Oh, man. Little Red Riding Hood ran off. Sabi na lang ni mother bago man si Little Red Riding Hood. Okay. Be good, ha? Tuloy-tuloy ka lang sa daan mo at huwag kang nakausap ng strangers. Ay, strangers? Hindi mo kilala. Okay? Magkakasabi, hindi mo kilala. O, sige na. Sabi ng mother. Little Red Riding Hood ran off on her way. So, umalis na siya. In the forest, habang nasa forest siya, she met an old wolf who asked her. Nakita niya yung wolf at tinanong siya ito. Hello, little bear. Ano ang pangalan ko? Sabi ko doon ng wolf. Sabi siya. Nag-talk siya. Oh, dito sa kwento nag-talk ang wolf, okay? What's wolf? So, talk to them. Sabi niya lang maganda si Little Red Red Riding Hood kasi may class siya. Kaya siya mabait. Muna, kasi for the time, di ba? Mabait na siya. Kaya kaya nga. Sa una, mabait muna siya. Ulitin natin yung kwento, ha? Ano ko yung ito eh? Nagbabasa lang tayo eh, okay? In the forest, she met an old wolf who asked her, "Hello, little man. What's your name?" Sabi ni Little Red Riding Hood, "My name is Little Red Riding Hood." So, replied to me, "Hey, my name is Chuck." Yeah. Okay, sabi ko. Kasi natatakot pala siya, natatakot kasi siya sa loob, diba? Then the wolf asked where Little Red Riding Hood was going. Tinanong niya, tinanong ng wolf kung saan pupunta si Little Red Riding Hood. Sabi ni Little Red Riding Hood, "Okay,
washing the basket of clothes to grandma, who lives in the cottage in the forest. She replied. Sabi niya, dadalhin ko yung food of basket kay grandma. Nakatira dyan sa cottage dyan sa forest. Sabi then the wolf asked, what kind of food must we have for grandma? Tinanong ng wolf kung ano yung food na dadalhin niya kay grandma. Tinanong ni wolf. Anong dadalhin mo ang mga pagkain ni grandma? Ano lang nasa basket mo? Sabi naman ni Little Red Riding Hood, Little Red Riding Hood said, bread and wine. Sabi yung name, Little Red Riding Hood. Okay? The old hook said, what? I'm like, the old hook said, why don't I help you? I can go on ahead with the basket of goodies. Why don't I help you? I can go on ahead with a basket of goodies. Well, I'll pick some lovely flowers for your grandma. Sabi ni Wolf kay Little Red Riding Hood. Tulungan kita. Mauuna na ako. Dadalhin ko yung basket ng goodies kay grandma. Ikaw, makuha ko ng mga flowers para kay grandma. Wala, di ba, flowers para may surprise ka kay grandma. So, oh, no? Okay. Little Red Riding Hood agreed. So, sige, sabi ko ni Little Red Riding Hood, umokay siya. So, the wolf took the basket and went ahead. So, the wolf, kinuha na yung basket, yun siya, umalis niya. Little Red Riding Hood forgot about her mom's warning and started picking forest flowers. Nakalimutan ni Little Red Riding Hood kung sinabi ng mother niya. Diba? Sabi ng mother niya, don't talk to strangers. Diba? So, nakalimutan niya, kinausap niya yung wolf and nagtiwala siya sa wolf. Binigyan niya pa nga yung basket. Tinuro niya pa yung lugar ng lola niya. So, yun, naniwala siya ng manisap sa wolf. So, yun na, nag-start na mag-pick na flowers sa Little Red Riding Hood. Then, the old wolf went straight to grandma's house. So, pumunta na si old wolf dun sa bahay. And he thought, when he came to grandma's door, the wolf patted Little Red Riding Hood's voice. Inaya niya yung voice ni Red Riding Hood para makapasok siya dun sa cottage ni Lola. Okay? Grandma, it's me, Little Red Riding Hood. Sabi niya, sabi niya, wolf. A girl. I got something lovely things for you. Sabi niya. Grandma, meron akong dalang sabi niya ganun. Lovely things for you. Sabi niya, inaya niya yung boses ni Little Red Riding Hood, no? Ito na. Grandma was in bed. Sinisakit na si grandma, so nasa bed lang siya. Too ill to answer the door. Masyadong talagang sa may pakiramdam niya para pagpuksan ba na sa tao. Ayun na sa door. She said, sorry. Ay, sabi niya. She said, patuloy ko lang. Ayun.
Tapos naman sila, ah, sabi nila na, siyempre, work na, work ka na, ah. Yun, the old wolf ate grandma wolf. Wolf. Kung na, ay na si grandma ng buong buo. No? Tapos, nabiging niya masyari? No, kasi, then he put on her scarf and lay down on the bed. Diba gusto niya kainin si? Si Red Riding Hood, diba? Yeah, that's why nag-put siya ng scarf ng grandma para mag-grandma na siya, okay? Para gabayan niya naman si grandma para makain na si Red Riding Hood. Red Riding Hood. Okay? After picking the flowers, yes, it's grandma, it's little Red Riding Hood. Okay? Picture nila yan. Picture yan. Hindi yan sila mismo ha. Picture lang yan. Parang yung mga picture natin. Okay? Nakatikip sa bahay. Pero, asan yung asa? Kinain niya na si grandma eh. Asawa, husband. Wala nang husband si grandma. Kaya, stay niya lang siya dito by herself? Yeah. Stay niya by herself. Alone lang yung cottage. Kasi maawala yung father niya? Husband. Yung katulad ng lolo? O, husband yun. Yung father, husband. Wala na. That's na siguro yung husband niya. Kasi, na, matanda na siguro. So, wala na. Okay? Wala na. Hindi. Hindi na sinabi sa kwento na may lolo pa. Kumbaga parang wala lang. Wala lang. Siguro. O kaya siguro. Nasa malayo ng lolo. O dead na. No. Hindi na sinabi sa kwento. Okay? Ito lang kwento ang ano natin. Okay? So, after picking lots of flowers, Little Red Riding Hood finally arrived at Grandma's cottage. So, ayun na, nakarating na si Little Red Riding Hood's cottage. To her surprise, Grandma looked very strange today. So, sabi niya, bakit parang napenda si Grandma? Sabi na. So, Little Red Riding Hood said, Grandma, what big hands you have? Bigat ang laki ng kamay mo, Grandma. Sabi ka naman ni Little Red Riding Hood. The world in the sky is red with the light. I've been working hard. That's why I have a big hands, my dear. Masyadong magtrabaho. Sabi niya ganun. Working so hard. Siguro, kaya yan. Lamak na yung kamay ko. Sabi niya. Then Little Red Riding Hood said, Grandma, what big teeth you have? Ang ganda ka ng teeth mo. Sabi ka lang ni Little Red Riding Hood. Then the old wolf jumped out of bed and roared fiercely. Gumamak yung wolf. All the better to eat to eat, my dear, para kain ka. Sabi ka ganun. The old wolf jumped. The old wolf jumped on Little Red Riding Hood and swallowed her wolf. Whole. Kinain niya rin si Little Red Riding Hood ng buong buo. Then, he lay back on the bed and fell fast asleep. Dahil nga, gusto na busog siya, no? Kasi na, check po ang kakayuan niya. Yes, dahil na-itin si grandma. Na-itin si Little Red Riding Hood. So, naantok na siya. So, yun, natulog siya dahil sa pagkasugan. A hunter walking past the cottage. Wala pa naman siya? No, a hunter. Yung hunter kasi na kung nangunguni ng mga animals, the cats, yung nag-endrap, nakain, sinabi yun, yung mga usap, nakarin. Ang tawag sa mga hunter. Yung mga birds, yung mga binabarin.
ng hunter. Okay? Wild animals sa forest. A hunter walking past the cottage heard someone snoring inside. Huh? Yeah. Iba naman itong story nila Little Red Riding Hood sa forest ito eh, di ba? Iba na patira sa forest yung grandma. That's why it's forest. That's why it's my hunter. Okay? A hunter walking past. Yes, akong ito siya. Okay, no, may tala siyang bahay. Kasi namamaroon siya ng mga animals. Ano ito? Yan, the gun. Baril. Ano ito? Kasi baril? Ano? No. Shotgun? Maybe it's a shotgun? Maybe it's a gun. Yes, baril. Okay? Yes. Hindi, hunter. Hindi yun yung pangalan niya. Ang tawag lang sa kanila, hunter. Basta lahat ng tao na uhuli ng animals sa gubat, hunter ang tawag. No? A hunter walking past the cottage heard someone snoring inside. Dinig niya dun sa cottage niya nag-snore. Dahil nga diba tulong yung wall? He thought it was rather strange. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n. Hindi naman gano'n mag-snore yung grandma dito ah. Nakatira dito. Bakit parang makaiba yung snore? Kasi snore siguro nung, ano, nung wall is kakaiba diba? Parang animals, no? Wall siguro gano'n yung niya, snore. Sabi niya, bakit may bahay ba yung animals? Diba ba? Diba? Diba? Tsaka kilala niya yata at si grandma ang nakatira sa bahay. So, nagtaka siya. He pushed the door open and went in. So, pumasok siya, pinigil na siya yung door, pumasok siya. There, he saw the big bad wolf. Nakita niya ngayon yung big bad wolf na nakahiga, who was lying sound asleep in the old granny's bed. So, alam niyo nga, yung nandito si granny lang na nakatira doon. Bakit ganun yung snore? So, ayun, hanggang niya. Sabi niya, the hunter thought, this big bad wolf must have eaten the old granny when it served. Sabi niya gano'n. So, he took out his hunting knife and cut open the wolf's tummy. So, ayun. Sabi niya, siguro kailangan ko si old granny. So, sabi niya gano'n. Alam ko, si old granny, baka buhay pa. Shhh! Pinat niya. Pinat niya yung chan ni Wolf. To the hunter's great surprise, there wasn't just one person in the wolf's tummy. There were two. The old granny and Little Red Riding Hood. So ayun, nakita nga nung pagka-open mo siya, nakita ni Hunter na ang nandito sa loob ay dalawa. Ito nga si Granny and si Little Red Riding Hood. Okay? Nakita nga yung si Red Riding Hood? Yeah. That's why, like, yun, kinuha niya. Buti yun. Alive pa si Lola and si Little Red Riding Hood. Buhay pa, no? Okay? Little Red Riding Hood and her grandma were saved. Yay! Little Red Riding Hood. Ito. Meron pa ito ba? Oo, tapos na nga. To the hunter's great surprise, there wasn't just one person in the wolf's tummy. Yun. Yun nga. Na-surpresa siya. Kala niya si Granny lang inasap siya nung wolf. Ando dun din pala si Little Red Riding Hood. Ito yung sinasabi dito. Okay? The next. Little Red Riding Hood and her grandma were safe. Little Red Riding Hood realized her mistake. Now I will always follow Mom's advice. Okay? Sabi niya gano'n. Ngayon, susundin ko na ang advice ni Mami. So, ano ang lesson ngayon? Ano ang lesson ng kwentong ito? Oo nga. Ano nga yung lesson? Ang lesson,
kailangan sundin mo kung ano ang sinasabi ni Mami. Pag sinabing don't talk to stranger, don't talk to stranger. Pag sinabing pumasok ka sa loob, dahil may mga tricycle, pumasok ka sa loob. Walang magbabantay sa'yo. Okay? Yun, kasi ayaw ni Mami na masasaktan si baby. Kaya, ganoon kaya ang bibigin. Nagsasabi ng mga dapat gawin ng baby. Okay? Little girl. Oh, little girl. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang video ito, please pakikit lang po yung like, pakisubscribe na rin po, and please pakiclick po yung bell, and isama niyo na rin po yung all. Maraming salamat po! Just always remember that to the world, you are a mother, but to your family, you are the world. So always take care. Bye-bye!